pinapakita natin yung worth ng isang tao sa atin by considering how to best meet their needs sa pagkoconsider kung paano natin mamimit yung needs nila at kung paano intentionally natin, di ba? Ng Bible talk o ng snack meal Bible studies. Magpagluto mo yan ng pancit canton chili mansi with boiled egg and toasted buttered bread seasoned with sugar with matching coffee crumble, Selecta ice cream, and Mountain Dew on the side. Bible talk pa lang yun. Di ba? Ang sarap, grabe. May pancit canton na, may itlog pa, may tinapay pa, may ice cream pa, may pineapple juice pa, may Mountain Dew pa. Sinong di may inquiry sa Bible talk nyo? O hindi kaya, holiday, celebration of holiday, gatherings and dinners, dinner evenings with friends and families and loved ones. Ito, medyo social, wait lang ha. Soy pepper king crab, alam yan, hindi ko rin alam yun. Soy pepper king crab, hand roll, and pineapple fried rice with honey vegetable salad and banana cream pie with caramel drizzles and chocolate sauce as dessert. Wow! Ano yung pagkain na yun? Wala akong naintindihan. Oh, basta masarap yun. Basta meron ganun. Kasi syempre, dinner evenings yun eh. Di ba? Gatherings yun, holiday yun. Kung sa ibang bansa, Thanksgiving, turkey. Di ba? Pwede rin naman mag-host ka doon sa bahay nyo o kaya sa bakuran nyo ng picnic outdoors. O kaya one-on-one sessions with friends over strong tea or coffee. Yun na lang, wala na tayong budget. Tea na lang, tsaka coffee na lang. Di ba? Naubos na doon sa dinner, tsaka sa Bible talk. Oh, tipid-tipid muna tayo. Pero alam nyo yun, we can make our table a place where His life would be shared. His love offered and His encouragement given to anchor those around us hoping to provide hope in a dark world. Pwede din natin i-invite yung mga tao na nakilala lang natin sa ating mga neighborhood, sa trabaho, yung mga kaibigan natin, yung kabasketball natin, yung kawork natin. Yan, hindi ko rin alam yun. Soy pepper king crab, hand roll, and pineapple fried rice with honey vegetable salad and banana cream pie with caramel drizzles and chocolate sauce as dessert. Wow! Ano yung pagkain na yun? Wala akong naintindihan. Oh, basta masarap yun. Basta meron ganun. Kasi syempre, dinner evenings yun eh. Di ba? Gatherings yun, holiday yun. Kung sa ibang bansa, Thanksgiving, turkey. Di ba? Pwede rin naman mag-host ka doon sa bahay nyo o kaya sa bakuran nyo ng picnic outdoors o kaya one-on-one sessions with friends over strong tea or coffee. Yun na lang, wala na tayong budget. Tea na lang, tsaka coffee na lang. Di ba? Naubos na doon sa dinner, tsaka sa Bible talk. Oh, tipid-tipid muna tayo. Pero alam nyo yun, we can make our table a place where His life would be shared. His love offered and His encouragement given to anchor those around us hoping to provide hope in a dark world. Pwede din natin i-invite yung mga tao na nakilala lang natin sa ating mga neighborhood, sa trabaho, yung mga kaibigan natin, yung kabasketball natin, yung kawork natin, to feast at our table. It will provide many unthreatening opportunities to share His love with those long for it. Yung table natin, mga kapatid, ay pwedeng maging isang strategic place para sa ministry. We serve His love and truth to sharing meals and warm environment. Maari din naman na yung table mo o yung table natin ay maging isang place of influence as we have the heart to mentor and disciple yung mga kapatid natin sa pananampalataya. To put simply, to make it simple, breaking bread together, sharing food, sitting at the table eye to eye is essential to individual growth and relationship. Yung mga katawan natin ay hindi lang basta katawan na kailangan ng pagkain. Na kailangan pakainin. But there is also minds to be challenged, hearts to depend in deep emotional inputs para mag-survive at mag-grow bilang isang healthy human being. Kahit na simpleng meal, snack, or tea time lang po yan, it can become a lavish celebration of the living God's life and goodness. Kahit simple lang yan. It can become a lavish celebration of God's life and goodness. Hindi lang yan about sa physical act of eating, kundi about sharing and enjoying life as God designed and gave to us. Yun po yung essence ng isang life-giving table. Ngayon, baka natatanong nyo po sa ating mga sarili, parang hindi ganun yung lamesa kung saan nandun kami ngayon sa pamilya namin.
Parang hindi ngayon ganun yung lamesa na meron kami sa pamilya namin. Siguro nakikita natin na we spend less time at the table and consume less real food made at home and more manufacturer or take-out food na ginagawa na hindi natin alam kung sino man yung gumawa ng mga luto. Alam niyo po, tables can give life. In other words, but only if we choose to let them. Sabi nga rin po ng isang author na si Leonard Sweet, an untabled faith is an unstable faith. An untabled faith is an unstable faith. Gusto natin na magbago o mag-improve po yung relationship natin sa ating family? It starts in your table, the center of your home, where the heart of the home beats, where you gather as a family. Huwag po natin i-take for granted yung mga times natin together with our family sa pagkainan. Alam niyo po, time passes so quickly. Marirealize na lang po natin minsan na hindi na pala natin nagawa yung best natin. Paghuli na po yung lahat. A life-giving table is like a life-giving home. It doesn't just happen. It is intentionally cultivated and created. Intention natin yan. Gagawin natin yan. Alam niyo po, kilala niyo po yung lamesa na yan. Sino dito nakakilala sa lamesa na yan? Yung lamesa po na yan, ang dami na pong nangyari dyan. Sa lamesa na yan, umiyak po ako, kumain po ako, na-encourage po ako, natuto ako, nagkaroon po ako ng kumpiyansa sa sarili ko. Sa lamesa po na yan, nasaksihan ko yung paglago ng pamilya na ito. Simula pa lang sila lang dalawa hanggang sa meron na silang anak. Yung lamesa na yan, dati wala pa yung Lazy Susan. Ngayon, meron na daw kasi nilagay na lang daw yan dyan. Diba? Kahit yung lamesa na yan, apat lang yung upuan na yan. Ang daming naiupo ng lamesa na yan. Ang daming pagkain ang naiserve ng lamesa na yan. Alam niyo po kanino lamesa yan? Sa mga akinus po yan. Kila Kuya Bongay natin, tas mo yan. Sumaglit lang ako saglit ng picture nung nandun doon ako na devotional sa kanila last weekend kasi iniisip ko nga, parang gusto kong i-share tong lamesa na ito. Hindi ko na sinabi sa kanila kasi hindi na surprise eh. Diba? Pero yung lamesa na yan, it helped me a lot. It builds me kung ano man ako ngayon sa araw na ito. Hindi ako magiging ganito sa araw na ito kundi dahil sa lamesa na yan. Nag-away kami dyan. Nag-iiyakan kami dyan. Nagre-retaliate ako dyan. Hindi, ito yung gusto ko. Ayoko niyan. Pero dyan sa lamesa na yan, nasasabi ko, God is with us. Yung father ko, nasa ibang lamesa na po at hindi na po nandun sa amin. Di ba? That table, na-feel ko yung family dyan. Di man ako physical na anak nila, pero feeling ko parang anak na rin nila ako. Kaya salamat Nanay Tess at Tatay Bong Aquino. Binibiro ko nga si Mahal, sabi ko, pag ipapangalan ko sa magiging anak natin, kung ibibless tayo ni Kan, Norberto. Parang ito paano, makaganti man lang ako. Huwag kang mahinga nga dyan, Norberto. Dito ka. joke lang. Baka hindi dedicate ni Kuya Bong eh. Papalitan na lang natin ang pangalan. Wag Norberto, wag. Natatangin lang yung isang Norberto. Sige, Bong lang yun. Tatay Bong lang yun. Oops. Easy. Ayan. Kaya nga, ang challenge natin. Wait lang. Wala na ata. Okay. Wala. Sige. Kaya ang challenge natin, ang challenge ko sa ating lahat ay, unang-una, set a schedule. Mag-set po kayo ng schedule. Plan and gather your family with your friends, with the one you are studying with the Bible with your loved ones, with your children, with your parents, and especially with God. You and God can be together in one table every day in your time with Him alone. Tanong, when was the last time you planned and set up a schedule with your families, friends, whoever you are studying with a stranger, with your children, or parents, or with God? Kailan yung huling setup nyo ng time? Kailan ka huling nag-set na schedule? When was the last time you gathered in your table? Ano yung pinag-usapan nyo? Do you gather to be together and connect? Or do you just gather to eat? Tapos cellphone. Set a schedule. Pangalawa, prepare. Prepare for your set appointment. Hindi lang yung basta nakapag-meet ka together. Make it special. Be confident. Use your talents and gifts. Halata ng kausap mo kapag nag-prepare ka o hindi. Mas confident ka at ease kapag nag-prepare ka kaysa sa hindi. They would appreciate it very well kapag na-feel nila na pinagandaan mo yung meeting mo with them. Especially sa asawa mo. He or she would feel very, very special once she or he felt na nag-effort ka. Pangatlo, share.
Share what's in your heart. Share the gospel. Share God. Madalas, mas madaling maging open at i-share yung pagkain sa lamesa kaysa mag-share ng open hearts na sa kausap mo. Mas madali yung magbigay ka ng pagkain kaysa mag-open ka ng hearts sa kasama mo sa lamesa. For some of us, including me, inaamin ko po yun, mas madaling mag-share nang nalalaman natin na others give ourselves but for connecting with those you serve. Yung idea is that we give ourselves in service begins not just with the acts of serving at the table, but with the attitudes of humility that create the servant. Sabi nga ni Paul sa Philippians chapter 2, verse 3, do not be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourself. Wala pong mas ibang masihigit pa kapag iniisip natin kung paano tayo mas makakapagbigay pa sa iba kagaya ng ginawa po ni Jesus sa atin. Di ba nga po sabi niya, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. In Mark 10:45. And the real challenge, mga kapatid, mga kaibigan, it is not just getting food on the table, but getting the table in you. If the table is in you, then the table will be your home. If the table is in you, then your family will love gathering with you to feast. And you'll grow disciples in the process. In summary, our table may not look like yours. Lamesa namin, hindi man siguro kamukha ng lamesa ninyo. Yung lamesa nyo, hindi man siguro kamukha ng lamesa namin. Maaring magkakaiba-iba po tayo ng lamesa. Totoo po yun. Yung pagkain na sinaserve at isaserve mo may be different. Your family may have different interests and different schedules. Okay lang yan? Walang right formula to creating a life-giving table. Ngunit sa paggawa ng isang life-giving table sa ating tahanan, alam niyo po, lagi po dapat nating piliin at pagdesisyonan na gawin po yun. Intentionally. It will not happen by accident. Kailangan may actions na magagaling po sa atin. Kailangan meron pong effort na mag-set ng schedule, na mag-prepare, na mag-share, na mag-serve. For Jesus, the home is not what defines the table. For Jesus, the home is not what defines the table. The table is what defines the home. I hope na marami po kayo natutunan sa umaga na ito. Yun lang po yung mensahe about life-giving table. Maraming salamat po to God, you all the glory. Amen! Amen. Thank you to God and Ryan for using him to deliver an encouraging, nakakagutom, and inspiring message. Diba? Nagutom ba kayo? Na-encourage ba kayo? Okay, service. Delivery service. Delivering us message from God to encourage us and to give us inspiring words from God. Ako, my personal response is, I'm always be grateful that I'm learning every Devo, every Sunday, for those messages that I captured during our services. So, thanks to God. Thank you, Ryan, for such an amazing message. I hope we learn a lot today.